Kanina pa ako nag-iisip ng mga shots na gagawin para doon sa vlog ng kotse. Paano yung ganito, paano yung ganyan, paano ko itatik yung pag-andar ng auto. Pero mukhang hindi ko siya magagawa ngayon kasi naputol yung paanong gorilla pad natin. So siguro mga simpleng shots na lang muna para doon sa vlog. Pupunta tayo sa Hyundai Pasanta mo para sa 20 kpms nung sasakyan natin, yung Hyundai Eon. Yun na kasi siya for PMS, so 20k ang schedule niya na PMS is for 20,000 kilometers, pero nakaka 18,000 pa lang tayo, so kailangan di tayo malate kasi sabi nung office ng Hyundai Pasanta mo ma-convert tayo sa walk-in kapag nalate tayo doon sa appointment natin. So paano, tara na. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Hyundai Pasanta mo and ready tayo for 20 kpms. Let's go! Tapos na tayo ngayon magpa-PMS. So, nakuha na natin itong auto. So, medyo mahal yung ginastos natin kasi sabi ng mga service advisor, pag 20 kpms daw, ito yung one of the major PMS na dapat nating i-avail kasi ito yung first time na nililinis yata yung makina. Parang may mga flashing pang tinatawag. Para sa akin, kahit medyo mahal siya, para naman sa ikabubuti ng auto, bakit hindi? So dapat ina-avail natin 'yon. Kumbaga sa tao, parang ano ka lang 'yan, nagpa-APE ka, parang nagpa-annual physical exam. Invest na ako para yung sasakyan natin
mas tumagal pa at ma-maintain natin ng maayos para mas maganda yung performance. Boss! Okay na? Thank you! Guys, ngayon, pag-uusapan natin yung hindi naman tayo magre-review ng Hyundai Eon. Kasi, i-search mo lang naman yung internet. Marami ka na makikita tungkol sa Hyundai Eon. Specs niya, engine type niya, displacement, and etc. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit ba talaga tayo bumibili ng kotse. For me, sa personal experience ko, bumili ako ng kotse kasi kailangan ko. Baga, hindi ako bumili ng kotse para pumorma or what. Kumuha ako ng kotse kasi meron akong paggagamitan. So for example, meron kasi akong isang anak. So yung anak ko, pag umuulan, ang hirap kasi mag-commute or papunta sa school, madami siyang dalang gamit. Kumbaga parang sa pamilya namin, siya yung pinakamaliit, siya yung pinakamadaming gamit. Isa pa, pag umuwi kami sa in-laws sa Batangas, marami rin kaming dala, so kailangan talaga ng kotse. Well, pwede namang wala, kaya lang medyo mas mahirap siya compare mo sa naka-kotse ka. Yun. Ano pa ba? Tsaka, bakit? Marami nagtatanong, bakit Hyundai Eon yung kinuha mo? Ang liit-liit niyan. Ang sagot ko dyan palagi, kasi ako sa sarili ko, tawag dito, conservative ako. Mas gusto kong na-enjoy yung isang bagay kahit hindi siya top of the line. Anong ibig sabihin nun? Kagaya nito, Hyundai Eon, pero pwede naman ako mag-Hyundai Accent, mas malaki. Ang reason ko dyan, kasi ito lang yung pinaka-comfortable ako na bayaran. Kasi sa presyo, sa panahon ngayon, yung presyo ng gas, taas ng taas, hindi bumababa, di ba? Kung magbabayad ka pa ng kotse, sabihin na natin, sige, nung kinuha mo yung kotse, kayang-kaya mo yung amortization. Pero after 2 months, 3 months, mataas na yung gas. Ang ginagawa mo ngayon, nagtitipid ka sa gas. Ang mangyayari sa iyo ngayon, hindi ka makapag-enjoy, hindi mo magamit yung sasakyan ng sa gusto mong gamit kasi nagtitipid ka sa gas, 'di ba? So para sa akin, okay na 'tong maliit. Hindi naman tayo mga ngarera, hindi naman tayo aakit palagi ng mga bundok or Baguio, city driving lang talaga, tsaka everyday service sa office kasi manggagaling pa tayo sa Cavite and Makati yung work natin. So everyday ang tina-travel nitong kotse na to ay 70 kilometers, kung di ako nagkakamali, kasi sinukat ko yung Lancaster to Makati, parang 35 kilometers one way. So pag trip meter ka, parang 70 balikan. So everyday yun ang tinatakbo nito, kaya okay na okay siya. Medyo masakit lang talaga sa bulsa yung tollgate tsaka yung parking, pero kapag nag-compute ka naman, kung magko-commute ka kaysa magko-kotse ka, parang halos parehas din ang lumalabas. Mas mahal lang ng konti kapag gumamit ka ng kotse everyday, pero kasi ang hindi mo nababayaran doon yung yung comfort mo tsaka yung safety mo pag naka-kotse ka. So para sa akin, priceless yun, di ba? Yeah, yun. Pauwi na tayo, sana makapag-usap pa tayo mamaya para kahit papaano mairaos natin yung vlog natin kahit nasira yung gorilla pad natin. So ngayon, ginamitan ko lang to ng holder kaya medyo makalog habang nagda-drive tayo kasi wala tayong gorilla pad, di ba? Guys, bago ko nga pala makalimutan,
gusto kong sabihin sa inyo na ang pagkakaroon ng sasakyan ay hindi sukatan ng estado ng buhay. Hindi ibig sabihin may sasakyan ka, nakakaangat ka na sa buhay. At hindi rin naman ibig sabihin wala kang sasakyan, eh medyo kapos ka or naghihikahos or mahirap ka. Para sa akin, ang pagkakaroon ng sasakyan ay depende sa pangangailangan. Hindi natin ginagawang dapat sukatan ng estado ng buhay ang pagkakaroon ng sasakyan. Diba? Gusto ko nga pala magpasalamat kay Mr. Paolo Tomenes. Sa mga hindi nakakaalam, siya yung nag-inspire sa akin para gumawa ng vlog. Kahit anong vlog, basta totoo. Ipapost ko yung description niya or yung link niya mamaya sa baba. Pwede niyong i-check yung channel niya. Napaka-inspiring. Shoutout to you, Boss Paolo. Na-inspire mo talaga ako na gumawa ng vlog. Believe ako sa'yo kasi at your age, iba na yung pananaw mo sa buhay. Eh. Napaka-simple pero napaka-inspiring. Tuloy mo lang yung paggawa ng vlog kasi marami kang natutulungan. Mga guys, yung pag nakita nyo yung vlog ni Paolo, simpleng-simple siya, walang arte, walang mga mamahaling gamit na ginagamit niya, pero yung content talagang nakakatulong tsaka nakaka-inspire. Kaya kung ako sa inyo, try nyong i-visit yung channel niya kasi matutuwa talaga kayo. So yun lang. Sorry kasi medyo hindi pa tayo ganun. Sabi nga ni Boss Pao eh, I'm still learning. Applicable yata sa akin yun kasi parang pang second vlog ko pa lang to. Hindi pa ako ganun ka-confident magsalita sa harap ng maraming tao kasi alam mo na medyo nahihiya pa tayo, pero siguro sa mga susunod kaya na natin yan. So yun lang, salamat mga boss.